packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Hi guys. Good day to everybody. And matagal-tagal na rin ako hindi nakakagawa ng video, so I decided to share a few information, knowledge, and everything that I know. Okay. Well, ang topic ngayon is all about paano mo mapapataas ang standard mo pagdating sa pagpili ng aso quality-wise. And ano-ano yung three main ingredients or things you should know about. First, you should know how to pick a good puppies or dogs. Second, you should have interviewed or at least friends to teach you how. And third, you should know or you should have deep pocket or budget. Okay? So, yung tatlong yun dapat hindi mawala. Kasi once na nawala yung tatlong yun, once na nagkulang, yung tatlong yun dapat magkakasama. Kasi, it will be a big factor kung isa doon mawala. Hindi porket meron kang big amount of money, you can have a good quality dog. Okay? Hindi porket may kaibigan ka, magkakaroon ka rin ng aso kung wala ka namang budget. Hindi porket may budget ka, may kaibigan ka, hindi ka naman marunong pumili ng aso, baliwala rin. Okay? So let's talk about how you can raise the standard, yung standard mo to pick quality dogs. Natutuwa ako kasi yung mga kaibigan ko na mga newbies before I started this a new journey in the bully community. Sila yung mga newbies na everyday nagtatanong, everyday nanonood ng videos ko paulit-ulit na nga, and they are those people na keep on thanking me almost every day, saying na nakatulong yung video ko, and they all always say God bless, take care, everything. Nakakataba ng puso. So let's go sa topic natin. But before that pala, please, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please try to subscribe. And my YouTube channel is Uncle Lou Dreamworks. Okay? Wala naman bayad. Free naman yan. And guys, please support other YouTuber or vloggers na member ng Bully Community. Marami-rami na rin kami. Okay? So, wala naman bayad. So, isang click lang naman. Diba? So, first, dun muna tayo sa three essentials yun, diba? So, for you to para tumaas ang standards mo, kailangan meron kang pagbabasihan. Tama? So, let's go on the first one. How to pick dogs. The more na nakakakita ka ng maraming aso, the better, kasi tumataas yung expectation mo to pick a dog. Marami ka na pagpipilian. Kung ano, napapanood mo lang or nakikita mo lang yung aso ng kaibigan mo na ilan lang sila, kala mo doon lang umiikot yung ganda ng mga aso. So, anong dapat mong gawin? Kung halimbawa, bago ka sa bully game, you should try to expound your experience and views by looking at a different bully page.
maraming bully page sa Pilipinas. Pero I would suggest try to look dun sa mga bully page ng sa China, sa America, sa Europe. Yan. Kasi dati, although yung mga stocks ko dyan, yung mga local stocks ko, magaganda na rin yan. Pwede nang ilaban din sa ano, sa showroom. Pero iba pa rin kasi ang looks ng mga imports. Okay? So, mataas yung standard ko pag pili ng aso kasi medyo matagal na ako sa bully community. So, yun din ang gusto kong matutunan nyo. Huwag bili ng bili. Okay? So, tumas lalo yung ano ko, yung pagpili ko sa quality na aso. Nung nakita ko yung iba't ibang mukha ng mga exotic bullies ngayon. Again, I'm a big fan of exotic bullies. Okay? So, may exotic bullies ako. Nagaganda na ako sa kanila. Pero nung nakita ko yung mga aso sa China, sa US, well, sa US, konti lang ang nakikita kong kursunado ko. Sa China, madami. Nandiyan yung Veneno, yung Crunch, nandiyan yung ET, pero more on Veneno and Crunch ako, Crunch Dog. Okay? Hindi ko ano sinasabing pangit yung ibang bloodlines, pero more on, doon ako yung gandang combination yung dalawang yun. Napakagandang combination ng dalawang yun. Okay? So, meron pa nga dyan sila Red Cup, Red Police, sila Champion, yung magagandang aso rin. So, paano tataas yung standard mo sa pagpili ng aso? Kailangan makita mo yung best of the best looks na gusto mo. Tama ako. Diba? Kasi kung nakikita mo lang puro Pinoy, magugustuhan mo Pinoy. Pero kung makikita mo yung Hapon, yung Incheck, yung Amerikano, yung Brazilian, yung Spaniards, marami kang pamimilian kung anong looks ang gusto mo. Get my point? Diba? So, ganun din sa aso. Kung ang nakikita mo lang yung mga island borns dito at yung mga in-import ng mga big players dito, akala mo, yun ay magaganda. Hindi. Pasyal ka, napakalaki ng pwede mong puntahan sa YouTube, sa bully page, yan, meron dyan, China, Thailand, Vietnam, US, yan. At ang pagpili ng aso, guys, hindi lang yung mukha. Maganda ang mukha, manipis ang buto, out ako. Maganda ang mukha, kulang sa spread, out ako. Maganda ang mukha, sira yung maliit yung likod, out din ako. Tika. May nangungulit. Yan. So, hindi porket maganda mukha ng ano. Hindi porket maganda mukha ng aso. Yun ang kukunin mo. Ang dami kong nakita, guys. Import. Ang ninipis ng buto. Kailangan, kung mag-i-import ka, dapat, number one requirement mo is good bones. Kung manipis ang buto, mag island borns ka na lang. Marami ritong good looking dogs na good spread, good looking dogs na manipis ang buto, island born, mas mura. Di ba? So, anong dapat na tinitignan sa aso. Ako kasi, heavy bone lover ako. Pag nakakita ako makapal ang buto, tsaka ako natitignan yung mukha, oops. Once na na-track ako dun sa buto nung aso na nakita ko, yan, sunod pa lang yung mukha. O minsan, nauna yung mukha, susunod ko yung buto. Hindi po pwedeng magandang itsura ng aso, tapos manipis ang buto, out ako. Tapos, kailangan yung bodega makapal din. Di ba? So, ganun ang pagpili ng aso. Sinasabi nga nila is,
yung overall looks ng aso. Yun ang titignan mo. Okay? For you to develop your good side sa pagpili ng aso, kailangan makita mo yung best of the best. Tapos mamimili ka kung anong klase ng aso ang gusto mo. 'Di ba? So, ano yung susunod? Ang susunod na meron ka dapat yung kaibigan at yung legit breeder or tao na magtuturo sa'yo. Okay? Hindi lahat ng kaibigan mo pagdating sa aso, lalo na pagdating sa breeding or pagbili ng aso, is kaibigan mo pa rin. May mga kaibigan na pwede kang negosyohin. Okay? Meron na ano na ninegosyohin ka, di baling kung ano, kikita ng maliit, kikita ng malaki, parehas din yun, ninegosyo ka rin. Okay? So, ang dami ko nung na-experience niyan. Kasi, mula nung naging ahente ko, syempre, ahente, kailangan mo kumita. So, pag kami nagbebenta or may binibenta akong aso sa mga kaibigan ko or naging bagong kaibigan ko, meron tendency dyan na nahaharang yung binibenta kong aso dahil yung binibentahan ko ng aso, may kaibigan din. Magpapalegit check din yun. Eh, mahal ako magbenta ng aso. Bakit mahal ako magbenta ng aso? Kasi, ako yung sole agent as of the moment, up until now, ako yung sole agent ng crunch owner. So, yung mga aso nila sa kennel nila, yun ang binibenta ko. Okay? Binibenta ko yun. So, ibig sabihin, pag doon galing ang crunch blood, quality. And you cannot buy a cheap quality dog. Okay? Kung bibili ka sa akin, sinasabi lang, mahal. Tingnan mo na yung quality. May nangyari yan, ano? Magkapatid yung aso. Yung binibenta ko, mas maganda quality. Magkapatid. Parehas malaki ulo, parehas malaki buto, parehas malaki katawan, full tail pareho. Ba't mas mahal yun sa akin? Mahal ng around $2,000 to $3,000. So, $150 rin. Ba't ganun kataas? Kasi yung quality ng aso. Yung asong na binibenta ko, na kapatid mismo, nung isang binibentang aso, is tight fit. Hindi dapa. Mas define ng muscle. Okay? Mas makapal ang batok. Halos mukha yun. Pero yung quality, mas quality yung aso na sa akin. So, eventually, tapos meron din nangyayari. Siyempre, kaibigan nila yun, sabihin nila, huwag na yan, eto. Pero nung makita ko yung mga pinagbibenta na ano, na aso, or nabili nung kaibigan ko na aso, eh, yung, hindi sa ano, naninira, I'm just telling the truth na, hindi ko bibili ng 50,000 yung aso na binenta nila. Tapos, basta, maano na kasi ko eh. Marami na akong experience pagdating sa pagtingin ng aso. Kaya, siyempre, mentras na tumataas ang standard mo sa pagbili ng aso, bumababa yung presyo ng gusto mo. Yung budget mo bumababa. Yung price range ng mga 150 to 200,000 pag ako bibili, maganda na yon. Magandang import na yon. Very quality na island born yun kung ako bibili. Siyempre, di ba? So, make sure yung pagtatanungan mo, hindi ka ninegosyohin. Nung una, siyempre, nung una, mag-iisip ka. Parang ma-frustrate ka, madi-disappoint ka minsan. Bibili na eh, kaya lang, may nagpa-legit check. Pero hindi mo naman masisisi. Siyempre, lahat ng tao, especially Pilipino, gusto makatipid niyan. Okay? Then,
I realize na parang nung nagtatrabaho lang din ako sa call center, if the customer doesn't want to buy, then move on. Move to another customer. Next. Next page. Yun, ganun lang. Ganun. So, hindi na ako masyado nagpipilit na, oops, bilhin niya to, bilhin niya to. Marami akong naano, marami pa rin ako nabenta. So, yun last, yun yung second. Okay? Yung last, yung pang third na kailangan meron ka is deep pocket. Big budget. Bakit? Tandaan nyo guys, mas makakamura ka kung ang isang aso lang ang pakakainin mo kaysa sa tatlo. Imagine, merong 400,000 dog. Quality. Tapos meron ka naman budget, naghahanap ka. Hindi mo binili yung 400,000 or $8,000 na aso, which is meron kang pambili nun. Okay? Tapos, meron kang nakita yung mga tig 4,000. So, nasa ano yun? 200,000. Binili mo ngayon. Eventually, yung 200,000 na aso mo, makakakuha ka siguro quality, pero hindi pa rin overall looks quality. May kulang. Maybe kulang yung rear or kulang yung buto. Ganyan. Compared dun sa halimbawa 800,000. Ay 400,000, diba? So nabili mo 'yon. So maghahanap ka ulit to upgrade. Bibili ka na naman. Hanggang sa nakabili ka ng tatlo. Tatlong tig 200,000. Yet still hindi pa rin nakumpleto. Imagine tatlong tig 200,000. 600,000 na 'yon. Kung binili mo yung isang quality na 'yon, isa lang ang pinapakain mo. Pero kumpleto na. 'Di ba? So ang pagtaas ng quality ng standard ng isang gustong mag-breed, hindi ganoon kasimple. Kailangan pinag-aaralan lahat. You should know how. Okay? And we are here, especially mga veterans na madaling lapitan. We are here to guide you guys. Wag kayong mahiyang magtanong sa amin. And we are willing to guide you hanggang doon sa kaya namin. Okay, hindi ibig sabihin nakabili ka ng mura e nakatipid ka. Hindi ibig sabihin ganun. Hindi ibig sabihin nakabili ka ng mataas na presyong aso e napamahal ka. Kung kukwentahin mo ang gastos nun, mas nakakatipid ka pa sa presyo na medyo mataas pero quality na. Diba? Ayun. So, ganun lang kasimple. Kung bibili ka ng aso, huwag kang magmadali. Sabi ko nga, if your goal is to buy a Rolex watch, pag ipunan mo makabili ka ng Rolex. Kung may pambili ka na ng TAG Heuer or G-Shock, ang goal mo is to buy a Rolex, huwag mo muna ibili ng G-Shock. Kasi eventually, magkukulang yung perang hindi mo. Hindi naman mauubos yung quality dogs. Meron at meron lalabas yan. So, pag-ipunan mo na, ang nangyayari kasi sa atin is yung impulsive buying. Gusto ko na magkaroon ng bully. Kaya kahit na hindi pa yun ang talagang gusto mo, na itsura ng aso, binibili mo na kasi meron ka ng budget eh. Hindi katulad nung pag-iipunan mo yung talagang gusto mong itsura. Pag-iipunan nyo guys. At ang isang advantage to have yung patient patiently enough to wait,
ang advantage kasi doon is nade-develop yung ano, yung nagkakaroon ko ng maraming skills kung paano pagpili ng tamang aso. Okay? So guys, I hope may natutunan kayo dito sa ano, dito sa topic natin sa bagong video na to. Okay, so hanggang dito na lang guys. Have a nice day. Again, don't forget to subscribe to my YouTube channel. My YouTube channel is Uncle Lou Dreamworks. Okay? So, have a nice day. Kita-kita sa susunod na video. God bless and stay safe. Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on.